So, unahin nating tanggalin ang skewer. Luwagan lamang ito at hatakin. Make sure na hindi mawala ang spring niya sa loob. Kasi parang nagpo-provide ng spacer yun eh. Next naman ay hatakin patas ang gulong. Dahan-dahang pihitin ang RD papasok para makawala ang gulong. Kahit na sa tingin nyo ay makapal pa ang gulong ng inyong bike, ay hindi talaga maiiwasan na ito ay mabutas. Kaya sa pagpapalit ng inner tube, ay syempre kailangan natin ng bagong inner tube. At syempre, air pump. Tanggalin ang type ng bulb. Iset at palabasin ang gulong gamit ang tire lever. Kapag nagawa mo na ito, ay pwede mo nang ilabas ang nabutas na inner tube. This time, kapain ang loob ng gulong para malaman at mahanap kung sino ang salarin. Punasan ang loob ng gulong para matanggal ang pamamasa at para rin hindi bumaho ang loob. Bali rito, ang nailapat ko sa simento ay cogs o cassette. Baka kasi kapag rotor, ang nailapat ko sa simento ay magasgasan. Kaya pinili ko na lamang na cogs ang ilapat. So pagkatapos mag-install ng inner tube ay bugahan ito ng air pump. Yung ibang nagbubulkanize, nilalagyan ng laway nila ito, diba? Eh, pwede namang hindi, diba? Sa pagbabalik ng gulong, ay unahing asintahin ang lagayan ng rotor. Hayun kasi ang palatandaan na settle na ang iyong gulong. Huwag na huwag ninyong kakalimutan ang skewer. Dahan-dahan itong ibalik at pihitin ng mabuti. Ganitong style ang ginawa ko kasi wala pa akong bike repair stand. Kaya dapat mabilisan ang inyong paggagawa. So hayan, nakapagpalit tayo ng inner tube. Ito ang benefits ng may sariling air pump at may reservang inner tube.